unang wakabus po natin para sa lesson 31 ay ang Kyukeishimas. Kyukeishimas na ang ibig sabihin po is to take a break or to take a rest. Ibig sabihin po niyan is magpapahinga or magbe-break po. Yun po ang ibig sabihin po ng Kyukeishimas. Next po is Soudanshimas. Soudanshimas na ang ibig sabihin po is to consult. Okay po, ibig sabihin magko-consult po kayo sa isang tao. Ngayon, kung kanino po kayo magko-consult, it's either particle e or pwede naman po siyang particle ni. Halimbawa, sasabihin po natin, Tantan Sensei ni Soudanshimas. Ibig sabihin po nun is magko-consult kay Tantan Sensei. Next po is Kimemas. Kimemas na ang ibig sabihin po is to decide. Ibig sabihin po is mag-desisyon. Next po is Matomemas. Matomemas na ang ibig sabihin po is to compile or to collect together. Ibig sabihin po niyan is iipunin po. Yun po ang ibig sabihin ng matomemas. Kunwari, sasabihin po ninyo, shiken o matomemas. Yun po, kami o matomemas. Ibig sabihin, pag-asama-sama, kukunin na po, kukolektahin na po lahat ng papel. Yun po ang ibig sabihin po niyan. Next po is tatemas. Tatemas na ang ibig sabihin po is to build. Ibig sabihin is magtatayo. Okay po? Pwede mo sabihin na uchi o tatemas. Ibig sabihin, magtatayo ka ng bahay. Pwede mo sabihin siya sa yume, sa dream. Yume wa uchi o tateru koto des. Ganun po siya. Next po is daigaku o demas. Daigaku o demas na ang ibig sabihin po is to graduate from university. Daigaku po kasi is college or kaya naman po university. Okay? So meron na naman po kayo itong demas. Okay po? Demas, ang ibig sabihin po niyan is to graduate. Lalo na po kapag ang nakalagay po niyan is school. Tandaan lang po ninyo, yan po is particle O. Okay po? So, pag sinabi niyo, kunwari, daigaku o demas, ibig sabihin po niyan is, agag-graduate ka na sa college po. Pero meron po talagang vocabs po ng, para sa graduate. Graduate po is sotsugyoshimas. Sotsugyoshimas. Okay? Sotsugyoshimas po yung pwis to graduate. Okay po? So yung demas po kasi pag sinabi niyong daigaku o demas, ibig sabihin lang is para lalabas ka na sa university or sa college or kung saan naman pong antas po yan, kung high school po. So ibig sabihin po lalabas ka na. Kaya po parang ganoon din po ang ibig sabihin na gagraduate po. Okay po? Pwede rin po sabihin na daigaku ni hairimas. Ibig sabihin naman po yun is mag-aaral ka na sa college. Okay po? Particle ni naman po siya kung sakaling hairimas. Next po is Shupatsushimas. Shupatsushimas na ang ibig sabihin po is to leave or to depart. Ibig sabihin po is aalis. Okay po? So tandaan po ninyo, hindi po yung shupatsu. Siya po is shupatsu. Okay po? Shupatsu, ibig sabihin is to depart po niyan. Ibig sabihin po is aalis po. Okay? Next po is shuchoushimas. Shuchoushimas na ang ibig sabihin po is to go on a business trip. Okay? Ibig sabihin po, pupunta ka sa isang bansa po na magbi-business trip po. Ngayon, meron kayong shupatsushimas at meron kayong shuchoushimas. Kung saan po kayo magbi-business trip o kung saan po kayo magde-departure, yan po is particle e. Okay po? So, shupatsushimas and shuchoushimas, particle e po siya. Next po is yotei. Yotei na ang ibig sabihin po is plan or kaya naman po is schedule. Okay? Next po is haru. Haru na ang ibig sabihin po is spring. Okay po, so yan po yung tagsibol po. Yung dyan po nyo po makikita yung meron na po kayong sakura, yung cherry blossom po na tinatawag po sa Japan. Next po is natsu. Natsu na ang ibig sabihin po is summer. Summer naman po, yan po is natsu. Okay po, so yung summer po sa Japan is around July to September po. Around ganun po mga date po yung summer po. Pinakamainit po is August. Okay po. So yung spring naman po is nag-range po siya ng March to June. Yun po yung spring po nila. Okay? Next po is autumn. Autumn naman po, nag-range naman po siya. Yan po naman yung taglagas po. Makakakita po kayo ng koyo o yun nga pong dahon po na may kulay po na iba't iba. Sometimes reddish. Yun po yung mga kulay po niya. Okay po? So autumn naman po, ang mga date naman po ng autumn is nag-range naman po siya ng mga October, November, hanggang December po. About ganun po. Okay po. So, fall naman, autumn po, yes po. Fuyu naman po. Ang fuyu naman po, hindi po siya fall. Ang fuyu po, yan po is winter. Okay po.
Fuyu po, yan po ay winter. Hindi po siya fall. Mali lang po ako ng sulat, no? At aki po, yan po is fall. Yung fuyu po, winter po siya. Winter. So, yan po. Diyan na po siya nagkakast ng no. Okay po? So, around, ang date naman po is December. And December, January, then February, around that po. Mas pinakamalakas po yung snow is around February. Okay po? So, kuko. So, ang tawag po pala sa apat na to, ang tawag po dito is kisetsu. Kisetsu. Ibig sabihin po niya season. Kasi ang Japan po is may yung kisetsu or apat pong season. Natsa, haru, natsu, aki, and fuyu. Fuyu po is winter. Okay po? Next po is kuko. Kuko na ibig sabihin po is airport. Okay po? Kuko, airport po siya. So, yun nga pong seaport, yung pong pier naman po, ang tawag po dito is minato. Okay po? Next po is Inaka. Inaka na ibig sabihin po is countryside. Pwede rin po siyang ibig sabihin po niya is probinsya po. Pag sinabing halimbawa, saan yung lugar mo? Kunwari sabi mo is Ibaraki. Ah, Inaka naman yung ibig sabihin po is probinsya po. Next po is Chichi. Chichi na ibig sabihin po is father. Okay po? Na-explain ko na po sa inyo dati na ang gamit po ng Chichi, yan po is pang sarili lang po. Kapag sa iba naman po, yung po is otosang. Okay po? Kunwari, sabi nyo sa akin, no? Ah, tantan sensei no otosang. Pero pag ako yung magsasalita, Chichi, yun po ang akin po. Next po is Haha. Haha nang ibig sabihin naman po is mother. Mother naman po yan. Mother po pang sarili po. Pag ang tinutukoy po ninyo, sarili po ninyong mother or nanay po. Next naman po is ani. Ani nang ibig sabihin po is elder brother. Ibig sabihin naman po ng ani, yan naman po is para sarili niyo po namang kuya. Sariling kuya niyo po is ani. Kaya lang pag iba po, yun po is unisang yung kuya. Next po is ane. Ane nang ibig sabihin naman po is elder sister. Elder sister po ang ibig sabihin po niya, pero pang sarili niyo po yan kung sakaling may mga ate po kayo. Imbis sasabihin niyo po na watashi no onesan, hindi po ganun yun. Ang sinasabi na lang po is ane. Kasi yung pong mga chichi, haha, ani, and ane, ginagamit po yan pang sarili lang po. Okay po. Next vocabs po natin is shacho. Shacho na ang ibig sabihin po is company president. Yung presidente po ng company. Next po is butcho. Butcho na ang ibig sabihin naman po is department manager. Okay? Kung meron kayong shacho, ang sunod po dyan is butcho. Ibig sabihin, sa department po yun, siya po yung leader po. No? Kasi sometimes kasi, sa isang company po, marami po siya ng mga, silang mga branch. Di ba po? Sa branch po yun, siya po yung pinaka-leader po dun. Okay? Next po is kacho. Kacho nang ibig sabihin naman po is section chief, okay? Ngayon, kung nagkatrabaho kayo sa company sa Japan, sa bawat lugar po, sa bawat area po ninyo, may mga leader po doon. Sa leader po yun, meron pang mas leader sa kanila, yung po yung tinatawag na kacho. Ibig sabihin, yung mga kacho po, yung nage-report po mismo sa mga butcho po or pagminsan po sa mga kojocho. Kojocho is a factory leader din po siya, no? Sa pinaka-head din po sa mga factory, no? So, yun po yung kacho. Kacho po is leader po sa area po ninyo. Okay po? Next po is hajime. Hajime na ang ibig sabihin po is beginning at first. Or at first. Okay po? So, yan pong hajime na yan po is a noun. Galing po siya sa hajime mas. To start po yun. Okay po? So, pwede nyo gamitin as noun po yan. Okay? Next po is owari. Owari na ang ibig sabihin po is end or finally. So, ibig sabihin naman po ng owari is pagtatapos. Or hajime po is simula. Or owari is tapos. Okay po? Next po is kondo no nichiyobi. Kondo no nichiyobi, ibig sabihin po is this coming Sunday. Kondo po kasi, ibig sabihin po is next time. So, pag sinabi mong kondo no nichiyobi, ibig sabihin po niya is sa susunod na linggo. Mas in ginagamit po yan, kunwari nagkikita-kita, at sabihin nyo, oy, sa ulitin ulit, sa linggo ulit, ya, kondo no nichiyobi. Ganun po ang mga sinasabi po nila. Next naman po is yukkuri. Yukkuri na ang ibig sabihin po is leisurely. So, kung naalala po ninyo, ang yukkuri po ninyo noon, yan po is yung slowly. Slowly po, ibig sabihin babagalan po. Yung leisurely po na yukkuri, tinutukoy po yan, ibig sabihin po yan is yung maayos. Ibig sabihin, kasi mas ginagamit po kasi yan pag sinabi mo sa inyong na yukkuri yasunde kudasai. Hindi naman ang ibig sabihin niya is magpahinga ka ng mabagal. Hindi po ganun. Yung iniibig sabihin leisurely, magpahinga ka ng relax na relax. Yun po ang ibig sabihin po ng leisurely. Okay? Next po is mousugu. Mousugu nang ibig sabihin po is shortly. Ibig sabihin naman po ng mousugu is malapit na. Okay po? So ginagamit lang po yan para po sa future tense. So, halimbawa, mousugu dekakimasu, ibig sabihin lalabas na.
Okay po. Next po is Ishou Kenmei. Ishou Kenmei na ang ibig sabihin po is with all one's might. Ibig sabihin lahat po ng kakayahan mo. Pwede mo sabihin na Ishou Kenmei Gambarimasu. Gambarimasu to do one's best. Ibig sabihin, gagawin mo talaga lahat-lahat ng makakaya mo. Yung po ang ibig sabihin ng Ishou Kenmei. Sabihin mo, Watashi wa Ishou Kenmei Benkyou Shite Imasu. Ako ay nag-aaral talaga ng mabuting-mabuti, or nag-aaral talaga ako sa abot ng aking makakaya. Yun po ang ibig sabihin ng Ishou Kenmei. Next vocabs po natin is ina. So mga expression na po to, no? So ibig sabihin po is ina. Ina, ibig sabihin po niyan is lucky you, okay? Ginagamit po yung expression na yan kapag po sinasabi niyo na swerte naman niya. Okay po, halimbawa sabihin ko, sabi nung kasama niyo, "Oy, ano ako bukas? Yasumi ako bukas rest day ako bukas or absent ako bukas," sabihin niya. So ikaw syempre hindi ka man ang ma-absent, sabihin mo, ina, kasi wala siyang pasok. Yun po siya, ibig sabihin, swerte niya. Ganun po ginagamit po yung ina. Okay, yung na po kasi, yun po is expression lang po yan para pang strong lang po or pang exclamation lang po mismo nung sinasabi po niya. Kasi di ba yung i is good. Okay po, kaya kunwari may mangyayaring maganda sa isang tao, sabihin niyo ina. Okay po. Wow, merong absent na isa. Ina. Parang nakakaingit. Yung po ang ibig sabihin po ng ina. Okay po. Next po is, yokattara isshou ni ikimasen ka? Yokattara isshou ni ikimasen ka? So, yung ibig sabihin is, how would you like to come with us? Okay? So, ngayon, tutuos, naiintindihan nyo na siya. Bakit nyo po naiintindihan? Kasi, yung isshou ni ikimasen ka, napag-aralan nyo na po yan. Diba yan po yung inviting? Ngayon, ito naman pong yokattara, yan naman po is napag-aralan nyo na rin sa lesson 25. Okay po? So, yokattara, if it's okay, diba po, isshou ni ikimasen ka, would you like to go with us? Yung pong ibig sabihin po ng isshou ni ikimasen ka, inviting po siya. Next po is, ibig sabihin po yan is what? Okay po. So yung what pong yan, hindi po yung nagtatanong na what. Okay po. So ginagamit po yan, halimbawa po, expressing po kapag na-surprise ka po. Mabat, kunwari may nag-invite sa'yo, parang ganun, para sa Tagalog po, sa atin po, siya po is, parang ganun po yung expression po natin para dyan sa eh. Okay po, kunwari may nag-ano sa'yo, kunwari nasa dance party kayo, may nagsayaw sa'yo na hindi mo na-expect, no? Parang nagulat ka po, doon po ang ginagamit yung eh. Okay po, so hindi naman po siya yung hindi naman po. Pero meron din nagsasabi ng ganun, may ganun po. Pero yung pong na yan is, parang ganun po siya. Okay, next po is, indes ka? Next po ay, indes ka? Indes ka nang ibig sabihin is, are you sure it's alright? Okay po. Ngayon, syempre, confirmation lang po yan. Kasi yan po is indes ka lang po. Nilagyan lang po ng indes ka. So, ginagamit po yung indes ka kapag po nagkukonfirm lang po talaga kayo. Okay po. Ano ba? In-invite ka. Sabihin niya, isshou ni, yokattara isshou ni ikimasen ka? Sabihin mo, sabihin niya, indes ka? Ganun po yun. Okay po. Okay lang ba? So, next naman po is, tanoshimi ni shite imasu. Tanoshimi ni shite imasu nang ibig sabihin is I look forward to it. Okay po. Ibig sabihin po kapag sinasabi niyo, pag sinasabi po yung tanoshimi ni shite imasu, ibig sabihin naglo-look forward po kayo sa mangyayari o naglo-look forward po kayo sa taong darating po. May ganun po siya. Okay po. Bawa sabihin mo, yung pagpunta ko sa Japan, ni kunawa, tanoshimi ni shite imasu. Ibig sabihin po, yung pagpunta ko sa Japan, nilo-look forward po. Okay po. So yan po yung bawas po ninyo ng lesson 31. Lesson 31 po is may kinalaman po sa once might or sa mga gusto po nating mangyari. Okay po, so more on kailangan nyo po mag-aaral ito ng volitional form. Or kung napag-aaralan nyo na po dati, is yan po yung mga masyo. Masyo. Kaya benkyou shimasu yo, kairi masyu yo, nemasyu yo, tayo matulog, ganun po. So may kinalaman din po siya doon para sa lesson 31 po. Kaya una nyo po pag-aaralan dito is may kinalaman po sa volitional form or tinatawag po nilang ikokei.